ilang insidente na rin ang mga pagsalakay sa mga nagdaang taon ang naranasan ng kumpanya na nagdulot ng takot sa mga empleyado nito. Taong 2008, nang lumusob sa kumpanya ang mga miyembro ng NPA. Ayon kay Perjuli Brigole, Corporate Relations Officer ng Apex, hinanap ng mga ito ang resident manager ng mga panahong yun. Pero hindi nila ito natagpuan. Kaya pumunta ang mga ito sa kanilang minahan at sinira ang kanilang mga equipment na nagdulot ng pinsala sa kanilang kumpanya. Anya, wala namang sinakta ng mga ito dahil ang intention lang ng grupo ay sirain ang mga kagamitan ng kumpanya. Meron silang isang squad o isang pulutong talaga ng naka-uniform. And kung titingnan mo, parang mga sundalo rin sila. Kaya lang wala silang mga patches. So meron silang elite squad. Meron din silang mga squad na parang naka-bota tsaka naka-short pants lang. And then ka-civilian. Yung parang elite squad nila, merong mga long arms, para rin sundalo. Tapos, kumpleto din sila, meron silang mga medical personnel. And yun, parang isang buong company din sila. Taong 2009, muling lumusob ang NPA sa kanilang lugar. Pinaulanan ng bala ng grupo ang isang bahay na duplex sa pag-aakalang nasa lugar ang mga bisitang pulis ng kumpanya. Hindi alam ng mga ito na wala sa mga oras na yon ang mga pulis at nasa kabila lang din ito ang ilang mga empleyado. Isa sa mga kawani ang nagpakabayani para mailigtas silang lahat. Pagdating nila, nagpaputok agad. So dun sa side na alam nila na may pulis, pinaputokan nila. Pero naging sir, indiscriminate. Kasi yung sa kabila, natamaan na rin. Ngayon, yung isang empleyado na naglakas loob siya kasi alam niya na kung walang sisigaw, mamamatay sila lahat, siguro mga 15 to 16 employees nandoon. So sumigaw siya, civilian. Pagkatapos nito ay huminto ang putukan. Dito na siya pinalabas ng armadong grupo at tinutukan ng baril. Ipinakita niya ang kanyang ID at nagpakilala bilang empleyado ng Apex at hindi isang pulis. Ayon kay Jesse Mar Balagosa, ang empleyadong naglakas loob na isalba ang kanyang mga katrabaho mula sa tiyak na kamatayan, nawala na lamang ang kanyang takot dahil sa kagustuhan niya na mailigtas ang mga kasama. Ang nasa isip ko, maisalba ko lang yung mga kasama ko sa bahay. So, ang ginawa ko, pinagapang ko sila sa underground. May underground basement kasi. Doon ko sila pinatago sa lalim ng lababo mismo. Doon sila nagsisiksikan, mga almost 7-6 na tao yung mga babae na kasama ko sa bahay. Kwento pa niya na siya'y gumapang papuntang pintuan at sumigaw na may madadamay ng mga sibilyan. Ayon sa kanya, hindi na rin daw niya naisip ng mga panahong yun na maaari niyang ikamatay ang ginawa niyang pagharap sa mga miyembro ng NPA. Itinuturing ngayon ni Jesse na tila isang banguhot o masamang panaginip ang nangyari. Hindi pa rito natapos ang managing pag-atake ng grupo. Naiulat ng harangin ng mga ito ang isang bus lulan ang mga empleyado ng Apex. Ayon kay Brigole, pinababa ng mga NPA members ang mga sakay nito. Kasunod nito ay pinalayo ang mga empleyado sa lugar at sinilaban ang mga sasakyan. Magandang gabi, Pilipinas!